Hello everyone. Kumusta naman po kayo? Sana maayos lang kayo. Okay. As you can see, meron po tayo ngayon 15 words Arabic. Arabic words. Translate natin sa Tagalog. At gagawa po tayo ng pangungusap. Gawa po tayo ng pangungusap na Arabic, tapos translate po natin sa Tagalog. Okay ba yun? Para po maintindihan ng mga baguhan din. Ng mga wala pa pong masyadong alam na Arabic. Katulad ko po dati, konti lang po ang alam ko, pero ngayon medyo dumadami na siya. Sa awa ng Diyos. Okay, umpisahan na po natin. Huwag natin ito patagalin. Ganto na lang po. Diyan ko na lang siya itututok sa camera, yung nakasulat ko dyan, at isa-isahin po natin. Okay. Number 1, riha, amoy, kung sa Arabic ay, sa pangungusap sa Arabic ay, halimbawa sabihin ng amo, firiha, sa, firiha, sa, ibig niya sabihin, may naamoy daw siya, di ba? May amoy, di ba? Parang ganun. May amoy, di ba? May naaamoy ako, di ba? Tama, ganun, parang ganun. Tama. Sa. Sa. Tama. Sa, di ba? Parang ganun ibig sabihin. Number 2, futur. Almusal. Almusal, futur. Kailangan natin yan bago magtrabaho. Tapos sa Arabic naman, pag sinabing futur, tanungin ka ng amo mo. Taba ching ching, inti fi futur kalas? Inti fi futur kalas? Tinatanong niya kababayan. Tinatanong niya kababayan kung kumain ka na daw ba ng almusal? Tapos na ba? Tapos ka na bang kumain ng almusal? Concern yung amo mo, kabayan. Opo. Dapat ganun yung mga amo natin. Concern sa atin. Inti fi futur kalas? Ha? Kumain ka na daw ng almusal? Tapos na ba? Okay. Number 3, gada, tanghalian. Sabihin ng amo mo, diba ching ching, sawi gada, sawi gada, nautusan kanya, gumawa ka daw ng tanghalian. Sawi gada, sawi akil, gawa ka daw ng pagkain, gawa, magluto ka daw, ganon. Sawi igada, minsan kasi ganon lang sinasabi nila, kaya dapat intindihin natin. Okay. Number 4, asya. Asya, hapunan. Sabihin ng amo mo, ya bint, inti kalas akil asya, inti kalas asya. Natanong niya, anak, anak, tapos ka na bang kumain ng hapunan? Inti kalas akil asya, inti kalas asya. Parang ganun.
Number 5, sa akam. Sa akam. Pag sinabing sa akam, anong oras na? Tapos gamitin natin sa Arabic. Sa akam alhin. Sa akam alhin. Tinatanong niya, anong oras na ngayon? Anong oras na ngayon? Jadid. Bago. Alam na natin. Pag sinabing jadid, bago. Bago. Bago lang. Bagong bili. Ganon. Hada jadid. Gaganon ang amo mo. Hada jadid. Tinatanong niya. Bago ba yan? Bago ba yan? Gadim. Luma. Gadim. Hada. Hada ba ya gadim? Gadim? Hada abaya gadim? Yan ba yung abaya na luma? Yan ba yung abaya na luma? Ayan ang sabi niya. Katir. Katir. Marami. Halimbawa, sabihin. Sawi siya hay. Sawi siya hay. Hati. Hati na nahana katir. Hati na nak katir. Sawi siya hay. Hati na nana katir. Sabi niya, gumawa ka ng tsaa, lagyan mo ng maraming nahna. Nahna. Yung dahon yan. Yung dahon. Mint. Yung dahon yan nilalagay sa tsaa nila. Number 9, suwaya. Suwaya. Kunti. 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 Kung sa pangungusap gamitin natin ay Madam, hada. Hada sabon. Suwaya bus. Hada sabon. Suwaya bus. Ibig kong sabihin, Madam, yung sabon, kunti na lang. Madam, yung sabon, kunti na lang. Hada sabon, suwaya bus. Number 10, kawi. Kawi. Planchahin. Sa pag sa Arabic na pangungusap, hada ba ching ching? Kudihada na malabos kawi. Kudihada na malabos hindi kawi. Ibig sabihin niya, kunin mo tong damit. Kunin mo tong damit ko. Planchahin mo. Sabi niya, sabihin, kunin mo itong damit ko, plansahin mo. Number 11, nadfa, nadfi, paras lang yun. Nadfa, paras lang yun. Linisin. Linisin, linisan. Ano ba sabihin niya? Nadfi anagurfa. Nadfi anagurfa or nadfa anagurfa or nadafa anagurfa. Ibig niya sabihin, dinisan mo yung kwarto niya. Gurfa is kwarto. Kwarto, gurfa, dinisan mo ang kwarto niya. Number 12, imsik.
imsiki or imsik, hawakan. Bawa sabihin niya, may bibigay siya sa iyo. Susi, may bibigay siya sa iyo, abot sa iyo. Taba chinchin, imsiki hadi, girl, imsiki hadi, mufta. Mufta is susi. Imsiki hadi mufta. Imsiki. Okay. Number 13. Isma. Listen. Okay. Gamitin natin sa Arabic na pangungusap. Ang isma is, halimbawa, tinatawag ka niya. Tinatawag ka ng amo mo. Tabachinching, tabachinching. Kasi hindi mo marinig dahil maingay. Nalapit siya ngayon sa iyo. Sabihin, tabachinching. Inti mafisma. Inti mafisma ana. Sabi niya, tabachinching, hindi mo ba ako narinig? Hindi mo ba ako narinig? Ana is ako. Ako, ana, ako. Ana ay ibig sabihin ako. Hindi yung pangalan, ha? Yung sa Pilipinas kasi, pag ana, pangalan ng tao yun. Pag dito sa Middle East, ang ana ay ako. Ako, ikaw, ako. Ako. Pag ikaw naman, sabihin, inchi. Okay? Number 14, yabki. Yabki, cry. O, halimbawa, nakita ka ng amo mo. Sabihin ng amo mo, listen to yabki. Listen to yabki. Tinatanong niya, bakit ka daw umiiyak? Inchi is ikaw. Leash, bakit? Ang leash ay bakit? Yabki ay iyak, cry. Okay? Number 15, the last one, dagiga. Dagiga, dagiga sway. May sign language yan sila. Pag gumanon sila, ang kamay nila, dagiga, dagiga, dagiga. Dagiga, dagiga. Ganun. Hawa, tingnan mo. Ganyan kamay niya. Dagiga. 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 Sway. Sway. Ibig sabihin, sandali lang. Wait. Wait. Sandali lang. Ganun. Kaya huwag niyong kalilimutan yun pag manon yung amo niyo. Dagiga. Sway. Yun ang ibig sabihin. Okay. Sana po may natutunan kayo sa mga sinasabi ko. Okay, hanggang sa susunod na aking video. Sana mag-like naman po kayo at mag-subscribe please lang po. Bye-bye.